Magandang araw mga bata. Kumusta ang napag-aralan natin ng nakaraang linggo? Ito ay tungkol sa kasaysayan o pinagmula ng ating komunidad. Katulad ng Valenzuela. Ano ba ang kasaysayan o pinagmula ng Valenzuela? Ito ay pinangalan mula sa pangalan ni Dr. Pio Valenzuela. Sino ba si Dr. Pio Valenzuela? Siya ay isang Pilipinong doktor at naging leader din ng Katipunan. At siya rin ang nagsilbing presidente ng nasabing lungsod. Kung kaya't ang lungsod ng Valenzuela ay pinangalan kay Dr. Pio Valenzuela. Dati rin ang Valenzuela ay sakop ng probinsya ng Bulacan. Ngunit noong 1960, mula sa kautusan ni Pangulong Diosdado Macapagal, ipinag-utos na ang Valenzuela ay mahiwalay sa probinsya ng Bulacan. At noong taong 1975, ay tuluyang iniwalay ang probinsya ng Valenzuela mula sa probinsya ng Bulacan. At ito ay idinagdag na sa Metro Manila. Araling panlipunan tayo mga bata, ikalawang markahan na tayo, Module 2. Ang lesson natin dito ngayon ay ang katangiang pisikal ng aking komunidad. Layunin ito na pagkatapos ng aralin, na ilalahad nyo ang mga pagbabago sa sariling komunidad katulad ng A. Geografiya, katangiang pisikal. B. Politika, pamahalaan. C. Ekonomiya, hanap buhay o kabuhayan. At letter D, socio-cultural. Okay, subukin nga natin ang inyong kaalaman mga bata sa paghanap ng mga salita mula sa word puzzle. Okay, di ba tinuro ko na sa inyo kung paano ang tamang paghanap ng salita mula sa word search puzzle? Dapat alam nyo ang hanay na patayo at ang hanay na pahiga. Okay, number one, hanapin nga ang sapa mula sa word puzzle. Nasaan kaya? Magaling, ang sapa ay nasa ikatlong linya mula sa ibaba sa hanay na pahiga. Okay, magaling. Number two, ilog. Nasaan kaya ang ilog? Hanapin mga bata. Magaling, ang ilog ay nasa unang hanay mula sa ibaba pahiga. Okay, very good. Next, number 3. Nasaan ba yung bundok? Hanapin nga mga bata. Tingnan ko nga kung makukuha nyo ang bundok. Magaling, ang bundok ay nasa unang hanay mula sa ibaba, mula sa itaas ng word puzzle pahiga. Okay, very good. Number 4. Luok. Nasaan ba yung luok? Hanapin nga mga bata, mahusay. Ang luwak ay nasa ikatlong hanay mula sa ibaba sa gawing kanan pahiga. Okay, very good. Next, number 5, talon. Nasaan kaya yung talon mga bata? Hanapin nga sa word puzzle. Okay, very good. Ang talon ay nasa ikalawang hanay patayo mula sa kanan. Ikalawang hanay patayo. Okay, next. Number 6, lawa. Nasaan kaya yung lawa? Magaling, ang lawa ay mula sa kaliwa, nasa hanay na ikalawang hanay patayo. Okay, very good, lawa. Next, number 7, lambak. Nasaan kaya yung lambak? Magaling, ang lambak ay nasa ikaapat na linya mula sa kaliwa na patayo. Okay, next, number 8, pulo. Nasaan kaya yung pulo mga bata? Magaling, ang pulo ay nasa unang hanay patayo mula sa kanan.
Okay, unang hanay mula sa kanan, patayo ang pulo. Okay, next. Number 9, dagat. Asan kaya yung dagat? Magaling, ang dagat ay nasa ikatlong hanay mula sa itaas, ikatlong hanay, pahiga. Okay, very good. Next, number 10, bulkan. Nasaan ba yung bulkan? Hanapin mga bata. Magaling, ang bulkan ay nasa ikalawang hanay na pahigang linya. Ikalawang hanay mula sa itaas na pahigang linya. Okay, very good mga bata. Tuklasin natin ang inyong kaalaman sa pagbasa ng tula, mga bata. Okay, unawain mabuti ang ating babasahing tula dahil pagkatapos ng pagbasa ng tula ay meron kayong mga sasagutin. Okay, basahin natin ang tula. Sa ating lalawigan ay matatagpuan mga bundok, burol, talampas at kapatagan. Ilog, lawa, talon at dagat ay mapaliliguan sapagkat mayaman ito sa likas na yaman. Anyong lupa at anyong tubig ating linangin upang makilala lugar na kinabibilangan. Ating alagaan at ganda'y panatilihin. Ipagmalaki ito at ating mahalin. Naintindihan ba mga bata ang binasang tula? Magaling! Sagutin natin mga bata ang suriin. Ito ang panuto, tukuyin ang mga sumusunod na larawan. Kung ito ay anyong lupa, kulay ng tsokolate. Kung anyong tubig, kulay ng asol. Mga bata, nakikita nyo ba yung mga nasa larawan? Kikilalanin nyo ito kung ito ay anyong tubig o anyong lupa. Pag anyong tubig, ang ikukulay nyo ay asol. Kapag ito naman ay anyong lupa, ang ikukulay ay tsokolate. Number 1. Ano ba yung simbolo na yan, mga bata? Anong kumakatawan yan? Anyong tubig ba o anyong lupa? Magaling, yan ay anyong tubig. Kaya ang kukulay ay asol. Number 2. Ano ba yan mga bata? Anyong lupa o anyong tubig? Magaling. Yan ay anyong lupa. Kaya ang kukulay nyo ay tsokolate. Ang galing. Number 3. Ano yan? Anong ikukulay nyo mga bata? Mahusay ang sagot mo. Yan ay ang kulay ay tsokolate. Bakit? Yan ay anyong lupa. Next, number 4. Ano ba ang ikukulay nyo mga bata dyan? Asul ba o tsokolate? Magaling, tsokolate. Bakit? Yan ay anyong lupa. Very good. Next, number 5. Ano kayang kulay nyan mga bata? Anong simbolo nyan? Mahusay ang sagot mo. Ang ikukulay mo ay asol. Bakit? Yan ay anyong tubig. Yan ay simbolo ng talon. Ang talon ay anyong tubig na nagmumula sa itaas ng bundok pababa. Mahusay ang masagot niyo mga bata. Very good. Sagutin natin mga bata ang pagyamanin. Kilalanin ang mga nasa larawan. Isulat sa patlang ang sagot. Ano kaya mga bata ang nasa larawan? Anong sagot dyan? Magaling, ang sagot ay magsasaka. Ang magsasaka ay nag-aararo sa bukid. Okay, ang magsasaka yung mga nagtatanim ng iba't ibang mga pananim. Very good mga bata. Sunod, sino kaya ang nasa larawan mga bata, yung nasa itaas? Sino kaya yan mga bata? Anong pangalan yung larawan na yan na nasa taas? Mahusay ang sagot mo. Yan ay doktor. Ano ba ang doktor? Magaling, ang doktor ay gumagamot ng taong may sakit. Very good mga bata. Next, ano naman? Sino naman kaya yung nasa ibaba?
Ano kaya ang pangalan ng larawan nasa ibaba, mga bata? Magaling, yan ay mananahi. Merong mananahi, mga bata, na nagtatahi ng kasuotang panlalaki. Ang tawag dun ay sastre. Meron namang mananahi na nagtatahi lang ng kasuotang pambabae. Ang tawag ay modista. Naintindihan pa, mga bata, ang mananahi? Magaling. Okay, mga bata, sunod, yung larawan sa itaas. Sino kaya yan? Anong pangalan ng nasa larawan sa itaas, mga bata? Magaling, yan ay isang bumbero. Ano ba ang ginagawa ng bumbero? Yan ang pumapatay ng mga apoy kapag may sunog sa ating bahay o sa isang building. Bumbero ang tawag dyan. Pumapatay ng sunog. Next, yung nasa ibaba. Sino kaya yan? Yung nasa ibaba. Anong sagot nyo, mga bata? Magaling. Yan ay karpintero. Ano ba ang ginagawa ng karpintero? Ito ay gumagawa ng bahay. Siya ang gumagawa o nagyayari ng ating bahay o ng iba pang mga kagamitan. Okay, sa isa gawa, iguguhit nyo sa bakanting bahagi ang pagbabagong naganap sa iyong komunidad. Nakikita nyo ba? Bahay. Noon, ang bahay lang ay ano? Yari sa kawayan, yari sa sasa, o dahon ng sasa ang bubong, o kaya ay anahaw ang bubong ng bahay. Ngayon, idodrawing nyo kung ano napapansin yung pagbabago sa ngayon. Naintindihan ba, mga bata? Anong pagbabago sa ngayon? Anong masasabi nyo? Pagbabago sa ngayon. Okay, tingnan nyo, mga bata. Sa napakalaki ng pagbabago sa ngayon ng ating bahay. Anong nangyari? Napakalaki na nangyari sa simento o kongkrito. Okay, very good. Okay, mga bata, sa sasakyan. Ano ba ang sasakyan noon? Malaki ba ang pagbabago ng sasakyan sa ngayon? Noon, ang ginagamit ay para makapaglakbay sa ilog o sa dagat, ang ginagamit lang noon ay bangka. Sa ngayon, ano kaya ang pagbabago? May malaki kayang pagbabago, mga bata? Yes, meron pong malaking pagbabago. Dahil sa ngayon, kapag tayo maglalakbay sa dagat, tayo ay sumasakay na saan? Sa mga barko at iba pang mga sasakyang pandagat. So, napakaunlad na ng ating mga sasakyan ngayon. Okay, next. Tungkol naman sa komunikasyon. Noong unang panahon, makakabalita tayo sa ating mga mahal sa buhay sa malayo sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat. Susulat tayo sa papel at ipapadala sa kanila para mabalitaan ang ating mga mahal sa buhay. Sa ngayon, may malaki bang pagbabago, mga bata? Magaling. Magaling, mga bata, sa pamamagitan ng cellphone. Napakalaki ng pagbabago. Parang kausap lang natin. Ang mga nasa malayo, parang kausap lang natin na nasa malapit lang. Sa pamamagitan ng ating messenger, mabibigyan natin ng, o kaya itawag, makakausap natin ng harap-harapan ang ating mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng messenger, madali nating maipapaabot kung ano ang nais na nating iparating sa ating mahal sa buhay. So, napakalaki ng pagbabago ng ating mga komunikasyon, sasakyan mula noon hanggang ngayon. Okay, tungkol naman sa kasuotan. Sa kasuotan natin noon. Noon kasi ang kasuotan natin ay baro at saya. Medyo maano noon.
conservative, ika nga, yung makaluma. Hindi tayo nagsusuot ng labas ang pusod, at saka hindi tayo nagsusuot ng maiksi. Sa ngayon, ano kaya ang malaking pagbabago? Anong mga nakikita nyo sa ating kapaligiran ng mga sinusuot ng mga dalaga, ng mga kadalagahan? Anong napapansin nyo? Okay, napapansin natin na sa ngayon, malaki ang pagbabago. Ngayon, yung ibang mga dalaga nagsusuot na lang labas ang pusod, maiksi yung damit, laging naka-short. Noong unang panahon kasi, laging baro at saya lang. Kaya ang mga babae hindi nagsusuot ng short, hindi nagsusuot ng pantalon. Sa ngayon, ang mga kababaihan nagsusuot na rin kung ano isinusuot ng mga lalaki, isinusuot na rin ng mga kababaihan. So yan ang pagbabago. Noong unang panahon, hindi nagsusuot ng maiksing damit. Hindi nagsusuot ng maiksing short. Ngayon, halos napaka-iksi na short, napaka-iksi ng palda. So yan po ang pagbabago. Next, libangan. Tungkol sa libangan noong unang panahon, may radyo lang daw po noong unang panahon, napakasaya na ng mga tao. Nakikinig sila doon ng balita, nakikinig ng mga awitin. So, sa ngayon, ano kaya ang pagbabago ng libangan ng mga tao? Okay, very good. Ang libangan na ngayon ng mga tao ay napakasosyal na. Sa pamamagitan ng cellphone, andyan na lahat ang buhay ng tao. Napakasaya nila kapag may cellphone. Kasi andyan na ang tugtog, andyan na ang lahat. Pwede tayong mag-search, pwede tayong maglibang. Pwede nating mabalitaan ang ating mga mahal sa buhay. Lahat ng mga kailangan natin, maaari nating makita o mapakinggan sa cellphone. Kaya napaka-unlad, napakaganda ng maunlad na pagbabago ng ating mga libangan sa ngayon. Okay mga bata, sa isa-isip, kayo na po ang magsasagot nito. 1 to 5 po ito. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng magandang epekto ng pamumuno sa komunidad at malungkot na mukha kung hindi. Kayo na po ang magsasagot nito. 1 to 5 po ito. Kung masasagot niyo ng tama, kayo ay magkakaroon ng 5 puntos. Kaya ayusin mga bata ang inyong pagsagot. Ganon din po sa tayahin mga bata. Kayo na rin po ang magsasagot nito. 5 puntos rin po ito. Piliin ang tamang sagot. Pipiliin lang po ninyo ang tamang sagot. Isulat ang letra ng tamang sagot. Naintindihan ba mga bata? 5 puntos rin po ito. Dapat tama ang inyong sagot para makuha kayo ng 5 puntos. So, yung isa-isip 5 puntos, ang tayahin 5 puntos. Subali 10 puntos po ang inyong magiging points sa inyong sagot dito sa Araling Panlipunan. Okay, hanggang dito lang po mga bata ang ating aralin sa ngayon. Bye-bye mga bata. Mag-ingat mabuti. At pugaliing magbasa palagi araw-araw para lalong bumilis ang inyong pagbasa. English at Pilipino.